gaano kalaki ang universe. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa video na ito ay hinihikayat ko kayong mag-focus ng gusto, lawakan ng pag-iisip at pangunawa. Dahil medyo baliwan ang manalaman mong detalye sa video na ito. Dahil dito, ipapaliwanag ko sa iyo kung gaano nga ba talaga kalaki ang universo. Kaya naman sit back, mag-relax, mag-enjoy at matuto. At kung handa ka na, simulan na natin. Ito ang Earth o ang ating mundo. At dito nga tayo nabuo, ipinanganak at sa ngayon ay naninirahan. Pero naisip mo na ba kung gaano kalaki ang mundo natin kumpara sa buong universe? Magsimula tayo sa zooming out at tignan natin ang pinakamalapit nating cosmic na kapitbahay, ang moon o buwan. Ang buwan akala natin sa unang tingin ay malapit lang ito sa atin dahil nga naman natatanaw ito ng ating mga mata. Pero sa katunayan ay malayo ito sa atin. Ganito siya kalayo kung titignan. May layo itong 384,000 km mula sa ating mundo. At sa ganitong distansya ay kasya dito ang Turkey pang Earth sa pagitan nito. At kung halimbawa may kalsada patungo dito ay abutin ka ng 160 days sa takbong 100 km per hour bago mo marating ang buwan. Ganun pa man, bagamat nga ganun ito kalayo ay meron ng 12 na tao ang nakatapak o nakarating dito. At naitala ito bilang pinakamalayong lugar na narating ng tao. Ito ang itsura ng ating Earth kapag tayo ay nasa buwan. At kung narito ka at magpapadala ka ng sulat sa Earth, ay abutin lamang ng 1.25 seconds bago ito makarating sa Earth. Pero bakit kaya? Ito ang bilis ng pag-travel ng speed light mula sa moon patungo sa ating Earth. Ito naman ang larawan na kuha mula sa planetang Mars. At ang maliit na tuldok na ito ay ang ating Earth. Pero gaano kalayo ang Mars sa atin? Ang layo nito ay aabot ng 225 million kilometer mula sa ating Earth. At kung meron mang taong nakalapag na sa ibabaw ng Mars, ay ito ay 986 times na mas malayo sa Earth. Dagdag pa, kung nasa Mars ka, kung magpapadala ka ng sulat sa Earth, ay makakarating sa Earth ang sulat mo sa habang 20 minutes kung light ng pagbabasehan. At kung mag-zoom out pa tayo ng mas malayo pa, dito na nga natin makikita ang Voyager 1 space probe. At ito ang bagay na nakarating sa pinakamalayong lugar na gawa ng tao. Ito'y nakalocate sa layong 138 AUs mula sa ating mundo. Pero ano nga ba ang AU? Ang AU ay astronomical unit at ang equivalent ng 1 AU ay 150 million kilometer. At ito ang ginagamit ng mga astronomer kung hindi pa naman light years ang layo ng kanilang susukatin. Ang AU din ay ang distansya sa pagitan ng ating Earth sa araw. Sa makatuwid ang Voyager 1 ay 138 times na mas malayo sa atin kumpara sa kung nasaan ang araw. At dito, nakakuha ang Voyager 1 ng isang kamangha-manghang larawan. Hindi ito kaaya-aya sa una, pero magugulat ka pag nalaman mo na ang maliit na maratuldok na ito ay ang ating Earth. Oo, tama ka. Ito ang ating Earth. At ayon kay Carl Sagan, pag dinignan mo ang tuldok na ito, maisip mo na dito tayo nakatira. Dito nakatira ang lahat ng mga tao, dito rin tayo nagsasaya, dito nga rin tayo nakakaramdam ng kalungkutan. Narito rin ang libo-libong relihiyon at kaakibat pa nito ang libo-libong doktrina. Narito rin ang iba't ibang mga mananakop at mga manlalakbay. Narito rin ang mga kinikilala nating bayani, ang mga creator, inventor at mga destroyer, lahat ng mga hari, alipin, magsasaka, mag-asawa, magkalaguyo, mga bata, mga nanay at tatay, mga guro, mga politiko, mga sikat na artista, mga leader ng bansa, mga santo at mga makasalanan sa buong kasaysayan ng mundo ay nakatira dito sa isang malaalikabok na sukat na tinatawag nating Earth. Ang Voyager 1 ay naglalakbay ng 17 km per seconds. At kahit pa sa ganitong bilis, ay hindi nito maabot ang solar system natin sa susunod na 30,000 years. At kung mas lalayo pa nga tayo sa solar system, ay makakarating na tayo sa ating interstellar neighborhood. At kapag ganito na nga kalayo, ay dilipat na nga tayo sa light years. Pero teka, ano ba talaga ang light years? Ang light years na ang ginagamit na measurement kung sobrang layo na nga nito sa ating Earth. Halimbawa, gaano kabilis ang light years? Ang layo ng Earth sa araw ay 149,597,870 km. Pero bagamat ganoon nga ito kalayo sa Earth, ay abutin lamang ng 8 minutes and 20 seconds bago makarating ang liwanag ng araw sa ating Earth. Sa makatuwid, ang liwanag ng araw ay 8 minuto munang nilipas bago ito tuluyang makarating sa atin. Isa pang halimbawa,
Kapag ang isang bituin ay may layo sa ating 1 light year, ay kapag nawala na ang liwanag nito ay 1 year muna ang lilipas bago mo pa ito malaman. Mabalik tayo. Ang pinakamalapit sa ating bituin ay ang Proxima Centauri. Pero kung iisipin ay hindi ito literal na malapit dahil meron itong layong 4.24 light years mula sa atin. Ngayon, mag-zoom out pa tayo at mas layuan pa natin ng konti. Ito na ang buong Milky Way Galaxy at nasa loob nito ang ating mundo at narito tayo sa kulay dilaw na tuldok. At ang Milky Way na ito ay kususukatin natin ay may layo itong 100,000 light years dulo sa dulo at ang nakakamangha pa dito ay mayroong 100 billion stars at 100 billion na mga planeta sa loob ng ating galaxy. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. I-zoom out pa natin ng mas malayo pa. At ngayon, narito na nga tayo at makikita na mayroon pang 54 pang mga galaxies bukod pa sa atin at may lapad itong 10 million light years. Ganun pa man, i-zoom out pa natin ng mas malayo pa. At makikita na nga dito ang Virgo Supercluster. At ang maliit na tuldok naman na ito ay mayroon ditong nakapaloob na 100 na grupo ng mga galaxies. At ang distansya nga nito, dulo sa may dulo, ay 110 million light years. Sa kabila nito, pagamat napakalaki na nga ng Virgo Supercluster, ay walang wala pa ito o para lang itong alikabok kung iisipin sa Great Lanakia Supercluster. Ito'y napakalaking istruktura na bahay kung iisipin ng mga galaxies at mayroong ditong halos 100,000 galaxies. At ang pagitan nito dulo sa may dulo ay 520 million light years. Grabe no? Pero huwag ka na munang bumilib ng gusto dahil meron pang mas nakakabilib dito. Kung mag-zoom out pa nga tayo, ay makikita na natin dito ang pinaka-universo. At makikita mo din dito na kahit na napakalaki na ng Lanyakia Supercluster, ay nagmistulang buhangin lang ito at isa lang itong maliit na parte ng tinatawag na observable universe. At sa observable universe na ito, ay nakapaloob dito ang 2 trillion na iba't iba pang mga galaxies. At bukod pa dito, di pa rito kasama ang napakadaming bituin na kung isipin ay mas marami pa ito sa lahat ng mga buhangin sa ating mundo. At ang distansya ng ating Earth sa bawat side ng universe na ito ay 46.5 billion light years. At kung tutusin, ang pinakalapad ng universe na ito ay 93 billion light years. At teka, ito pa, ang isa pa sa nakakagulat. Ang observable universe ay ang kasalukuyang palang nating nakikita. Sa makatuwid, malaki pa ang posibilidad na mayroon pang napakaraming universe sa labas nito. At malamang sa malamang, ang mga ito ay mas malaki at talaga namang hindi na talaga kapani-paniwala. At hindi na siguro ito lubos ma-imagine ng mga tao. At hanggang sa ngayon, ay wala pang nakakaalam nito. Dahil ang liwanag sa layo nito ay hindi pa nakakarating sa ating mundo. At ang mga liwanag sa ibang mga dako pa ay malamang hindi na nga natin makikita. Dahil ang ilang parte ng kalawakan ay lumalaki at lumalawak at mas bumibilis at di na nga ito kaya pang sukatin ng speedlight. Sa makatuwid, ang mga liwanag sa lugar na ito ay infinite na, wala ng hangganan o wala ng katapusan. Kaya naman, kahit maging immortal kang tao o habang buhay kang buhay sa mundo, ay di pa rin ito sapat para malaman mo o mapuntahan mo lahat-lahat ng parte ng buong universe. At kung observable universe pa lang ang nalalaman natin, yung ibig sabihin nito, ang observable universe na ito ay isa pa lang pala ding maliit na slice o hiwa ng totoong buong universe. Ayon sa theory ng cosmic inflation na minungkahi ni Dr. Alan Guth, ang buong universe ay 156 trillion times na mas malaki kumpara sa may observable universe. At kung maghahalimbawa tayo na mas madali, ay isipin mo ang galaxy kung saan tayo naroon ay gawin nating isang bumbilya. Tapos, ito ilagay natin sa isang planeta. At kung iisipin at titignan ay hindi kapansin-pansin ng isang bumbilya. Oo, isa lang tayong buhangin o mas maliit pa siguro sa buhangin kung ang basehan ay ang buong universe. Ikaw, anong opinion mo sa video na ito? Comment down below. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.